Okay guys, good morning sa inyo. Ito, ito nagbalik na naman tayo rito sa Bog's Kitchen natin. Ayan, pasensya na kayo. Hindi kami masyadong makapag-upload ng mga bagong videos namin dahil talagang napakalamig ngayon dito. Hopefully, next month, magtutuloy-tuloy uli tayo. But anyway, again, yung Costco series tayo, di ba? Bumili tayo uli ng ano, Ayan guys, ito yung ano, sinasabi ko sa inyo, binili ko dun sa Costco kanina. Ayan, $4.99 to, plus nung pinabibili ko, $40. Apat na putahe, pwede nyo lutuin. Kasama na lahat ng ingredients nun. So, eto naman, kapag galang napasyal kayo ng Costco, no, nakabili kayo, may natira, so ganito lang yung gagawin natin. Ayan, ako, ganito kasi yung ginagawa ko. Ngayon, ang unang-una kong gagawin dito sa Costco chicken na to, mag-o-omelette ako, o kaya yung tortang itlog. Pero ang laman, yung luto ng, yung matitira natin sa Costco, na galing ng Costco. Ayan. Ngayon sa Pilipinas, di ba yung SNR naman, pwede kayong bumili. Alam ko, sa SM, meron ding rotisserie. At saka yung original na rotisserie natin, yung andok, at saka yung baliwag litsong manok. Ganun din naman yun, pareho din. Ito lang kasi yung pinaiksing version, yung may mga natira kayo, pwede nyong gawin ganito. Ayan. So, unahin natin yung ano, yung tortang itlog na may laman ng galing sa Costco. Ayan. Bali, apat na luto yung gagawin natin ngayon. Ayun dyan na lahat ng mga ingredients. So, unahin natin ito, itong pinaka-tortang itlog natin. Ang una kong gagamitin na part dyan, dito tayo sa hita. Napakasimple lang naman. Kumbaga, nating special lang. Gusto ko lang pakita sa inyo na walang sayang pagka bumili kayo sa Costco, yung manok ng Costco. Kakita nyo, ang ganda, oh, juicy. So, mga gagamitin ko rito, syempre, dahil tortang itlog, syempre, itlog, hindi tayo mawala ng itlog. Tapos, yung same na ginagamit ko, yung sa pangpalasang gusto nyo ng mga gulay, sibuyas kamatis, di ba? Pwede rin yun. Ako, dahil meron akong mga tira lagi nito, ginagamit ko pansisig, yun ang gagamitin ko ngayon dito. Ayan. O, tanggalin lang natin yung buto nito. Gamitin natin to sa broth. Ayan. Bali yung mga buto na nakukuha ko sa ano, sa manok ng Costco, doon sa rotisserie, ginagamit ko siya pang broth. The last time, di ba, nakita nyo yung sopas. Pero napakapakaraniwan nun, lahat ginagawa, lalo na dyan sa atin sa Pilipinas. Kaya lang ito, mga mamis dito sa Amerika, syempre mas advantage yung mas mabilis nilang magagawa yung mga lutuin. Ayan. Medyo hahiwain nyo lang ng konti. Bito nyo sa $4.99, marami kayong lutong magagawa. Hindi lang basta kakainin nyo ng ganyan. Yan. At least pinakita ko sa inyo ng buo, hindi siya tira. Isa sa mga gagawin nyo, ito. Ito kasi yung talagang madalas kong ginagawa. So, kung may butter kayo, mas maganda kasi kaysa mantika ang ilagay natin, mas masarap, mas malinamnam kung butter. Para pagsusutay natin yung chicken at saka itong mga gulay na ilalagay natin para dun sa itlog. Yan. Lagyan yung konting mantika para hindi masunog yung butter nyo. Yan, konti lang. Yan, lagay nyo na yung sibuyas, yung may konting bell pepper kayo, ilagay nyo na rito. Kasi hindi nyo naman kailangan masyadong maglagay ng flavors dito sa ano, yun, kahit salt and pepper, hindi na kasi templado na to. Ay, nako. Ayan, lagay nyo lang. Sutayin nyo lang ng konti, although luto na siya. Ayan. Sutay lang. Ito yung papalaman natin doon sa tortang itlog natin. Medium heat nyo na. Antayin nyo lang magbuo yung pangilalim nitong binating itlog. Okay na tayo. Pero option nyo ha. Kung gusto nyo maglagay pa rin ng salt and pepper dito sa ano natin, sa pinaka-itlog, pwede din naman. Pero since na may lasa na yung ano, yung rotisserie na manok, baka kasi umalat. Pero preference nyo na kung anong lasa gusto nyo. Batihin nyo lang to. Lagyan nyo na yung binating yung itlog. O, sa dami ng palaman natin, kung tatlong itlog ang gagamitin nyo, so makakatatlong set kayo, makakapagluto kayo ng maraming ganito. Siguro kung apat, lima, pwede nyo palabasin yun. Konting paminta lang. Sa alat, sa huli na lang, pagka nagsawsaw kayo ng ketchup, sa ketchup, okay na. Yan. Mabilis lang to. Wala kayo nito.
Ganyan lang ng konting palaman. So sa portion ito, ayan, ganyan lang. Kasi para pagka tiniklop nyo, madali. Last time, ang kapal eh. Di ba? Ayan, tiklop nyo lang ganyan. Eh, yun lang ang nakakatuwa talaga. Pagka yung ready na yung ano, manok na gagamitin nyo, talaga napakabilis. Napakabilis gawin. Kaya hindi kayo mahihirapan. Ayan, tapos antayin nyo na lang siya maluto. Ayan. Diba? Lalo na yung mga anak natin dito sa Amerika, talagang napakasiselang. Gusto yung mga deli foods, mga sandwiches, Subways, yan. Jimmy John's, yan ang mga gustong-gusto nila. Kung may ganito ka, mas masarap ang magiging pagkain nila. Meron tayong isang kaibigan dito talaga naman na pwede nating i-recommenda. Napakagaling gumawa ng grill. Kung mapapansin nyo, di ba, may video kami ron na bumili ko ng panglechon. Siya yung gumawa, no, at the same time, napakagaling niya talagang maglechon. Napakalutong. Alam nyo, pag hiniwa yung lechon niya, yung balat talaga nakakalas. Pwede mo halos hugutin yung laman. Dahil yung talagang perfect yung pagkakalutong, yung pagkakatigas nung balat nung lechon niya. Pag lumalabas yung, naghihiwalay yung skin at saka meat, that's a perfect one. Okay? Okay, masubukan na natin yung skin, guys. Okay. Sino mga tester natin yan? Okay. Kaya ilalagay ko yung sa description, yung contact number niya, at saka yung pangalan niya mismo. Para kung yung, kasi marami nang nagtatanong ng mga kaibigan natin, kung magkano yung benta niya ng lechon, at saka magkano yung benta niya ng lechonan. At saka abangan nyo, pupunta kami ron. Next month, meron kami schedule, magkukulab kami. Kasi magaling din magluto si Paring Jess, at saka pagdating sa pulutan, the best. O yan, lagay nyo na rito. Ito na yung ating tortang itlog. Napala, ulit kayo, mantika natin, ha? Ayan, o. Talagang halos wala, at saka gumamit tayo ng canola oil dito. Ayan, di ba? May tortang itlog ka na. Kung pwede mo naman lagyan ng konting design, lagyan nyo lang ng konti rito para ganahan naman yung ating anak. O, tas lagyan nyo ng konti rito. Kung may nakasote pa kayo, lagyan nyo na lang to sa iba. Pwede rin to. Di ba? Yung mismong ginamit nyo sa loob. Ayan, lagyan nyo rin sa ibabaw. Ayun, kung mahilig kayo sa ano, meron kayong konting sriracha. Kasi diba napakaganda, lalo na tayo, lalo kung halimbawa medyo bata-bata pa yung anak nyo. Basta maganda sa mata nila. Ganado silang kumain eh. Minsan kahit wala silang gana, pagka nakita nila yung presentation ng pagkain, napakasimple. Diba? Pero maganda sa mata, gaganaan silang kumain. Ayan, walang kayo ng sriracha. Pero may nabibili, yung mix na ng mayonnaise sriracha, masarap din yun. Ayan, lagay nyo lang ng konti sa ibabaw nito. Ayan. Isan, lalandian lang natin ng konti. Tapos, meron kang mix ng konting mayonnaise sa ibabaw. Ito yung ating kepay, okwi pie. O, ayan, o, ganyan. Ayan na, ang torta, simpleng torta. O. Diba, mga mamis? Oh. Ayan, tortang itlog. Ang palaman niya sa loob, ang laman niya, yung na leftover na Costco rotisserie. In just $4, $4.99, marami na kayong magagawa sa kanya. Siguro ang total lang na naipamili ko sa apat na po tayong lulutuin natin, ang total nito less than $50. O wala pa. Wala pa, siguro sabihin na natin $40 lahat yan, nakikita niyo ngayon. Sa Pilipinas, same thing. Yun nga, katulad sinabi ko sa inyo, kung sa SNR, malapit kayo, pero mas accessible bilan yung Andox at saka yung baliwag lechong manok, di ba? At saka yung, syempre, yung classic taste ng pagiging lechong manok na sa Pilipinas. That's for sure, mas masarap talaga yon. Pwede sa bagel, pwede nyo siyang gamitin doon sa loaf, di ba? Pwede sa Italian bread, o kung ano man. Pwede, pero syempre, masarap to kung may sinangag kayo dahil Pilipino tayo. Huwag niyong kalimutan, ha, subaanoin niyo rin, please support naman yung isang ano natin, isang channel natin, yung Bog's Kitchen Express.